Kilo ka sa monitor ng amp. Pakilabas sa monitor yung amp. Yung amp. Guitar amp. Tipo bang walang magawa? Tipo bang sawang-sawa ka na sa buhay? Ganyan ang kirmin nangyayari sa laging nakakulong sa bahay. Hindi sapat ang managinip na lang buong araw. Hindi sapat ang magkamot na lang ng tiyalo. Ang tanging gamot sa kainipan ay maglakad-maglakad. Sa lansangan, maglakad-maglakad. Meraming makikita, maglakad-maglakad. Igalaw ang iyong paa, maglakad sa lansangan. Suot ang iyong sapatos, chinelas o pakyat. Kung hindi ganahan, ay pwedeng magpaa at maglakad na dahan-dahan. Huwag kang maghabol, iyo ang panahon, isilang. Maglakad, magmasdan, sari-sari mga hayop, mga manok na nagtatawiran, asong nagliligawan. Aw! Pusang nagpapaaraw, naliligo ang apa. Kambing nagme-merienda at marami pang iba. Maglakad, magmasdan, sari-sari mga tao, ang malola, nakakabako, mga nagutuhan sa hagdan. Uli ka, mga lolo, di bastos, mga bata, walang pantala, nakikibuta mga LGBTQIA at marami pang iba. Sana sa liwain ang isipan, tanggalin ang iyong inip, luwagan ang ulong naminig. Maglakad, maglakad, sa lansana maglakad, maglakad, kerami makikita, maglakad, maglakad.
huwag magmadali, iyo ang panahon. Isila. Thank you for coming out. Thank you for staying. Okay ba ang eardrums nyo? Mga so kami. Pwede naman kami mag-high decibel, pero masakit na yung ulo ng kaibigan ko. So. Magme-melo muna tayo. Melo. Senior Citizens Night po ngayon. Karaniwang
Nagkaroon kami ng experience ng interspecies communication. One day, I was standing in the ocean, not on top. Hindi pa tayo ganun ka-advanced spiritually. So, mababaw lang na tubig hanggang ngambewang. So, napansin ko, may umiikot-ikot sa akin na maliit na isda. Curious ako, ginanong ko yung kamay ko sa tubig. Nahiga sa balat ko. Nahiga, bumangon, umikot ulit. Nahiga, bumangon, umikot ulit. Sa bandang Sambales to. Tapos habang umiikot siyang ganyan, higa, higa. May narinig ako sa bandang malayo, sa likuran ko. May gumanon sa malayo. Tingin ko, there was a column of water rising out of the ocean. So may nagba-dynamite fishing pata doon sa malayo. So yun yung sumbong sa akin ng isla. May isang puot, di ko lang mabulgar sa ang sulo nakasuksok. Ngalan ng puot ay kulang-kulang. Maraming rito ay may kapansanan. Kulang ng daliri, kulang ng kamay. Matang sarado at paang hindi pantay. Walang malaking iwana kung paano nagkaganto. Dahil dahil sa kinangutang sa dalat. Hindi na to kulang-kulang. Paputok, hanap buhay lang. Pag nagkamali ng kaunti ay natatapyasan. Wala nang hanap buhay, ano pang pandalaman sa kumakalaw na tiyan. Ice candy na naman! Laking sako na di lang sa katawan. Pagsabog sa ilalim ang lahat gulantang. Wasak pati bahura ay lugan ng isda. Kaya pala wala nang huli dahil daw sa dinamita. Lutang sa tubig, buhay lubog sa utang. Ganyan kung maningil ang inutang ang kalikasan. Bale ka ng bale at ani ka ng ani. Umiikli ang bisi at ang hirap ng bumawi. Lulubog, itaw, tataas, bababa. Hayaan mo mamunga at muling natatagana. Kung aral na ito'y simbigan ng bato. Magpasasabugan ang buhay sa'yo. Oh, oh, oh. Sa buga ng ubuhay sa'yo. Oh, 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 oh. Kulang-kulang. Magpasa sa buga. Galing yung lights man ah. Alam mo yun. Salamat. Sa isang maliit na isla sa maliit, ganun yun, maliit na isla sa Bohol, overnight lang yung tinirahan kong bahay ng manging isda, 16 ang anak ng mag-asawa. Tapos nandun lahat sa loob ng bahay. Yung bahay mas maliit pa rito, nandun lahat, tapos yung mga 4 or 5 sa kanila may asawa nandun din, tapos yung 2 may asawa may anak nandun din. So very interesting, pag natulog, dikit-dikit talaga lahat. Kaya pag may kuto yung isa, lahat nagkakaroon ng kuto. Kita mo, sabay-sabay, nagkakamutan ng ulo. Sisiksikan talaga. Tapos tinanong ko yung manang, kayo na sigurong champion dito sa anak. Kayo na pinakamarami. Ay, dili oy! Sabi niya, hindi daw. Yung kapitbahay namin, 24. 24. Eh, yung 16 ang anak, talagang
bugbog talaga yung katawan. Nalalagas yung buhok, kulang-kulang na ang ipin. Talagang wawa talaga, saging na lahat. Anyways, I'd like you to imagine na Tapati ay isang asawa na mangingisda. Hindi ganun ka bugbog. labindalawa lang ang anak. Common complaint ng mga asawa na mangingisda. Umaga pa, iniinom ng lalaki, tuba agad. Common complaint yan sa coastal area. And tuba kasi, pag hindi mo ininom, pinabayaan mo lang, magiging suka, yung fresh, di ba? So it makes economic sense. Inumin mo agad kasi mas mataas pa yung value niya. Pabayaan mo, nagiging suka na siya. So anyway, ito yung based on the complaint of coastal housewives.
madali, mas malakas ang tama pag the community that drinks together gets drunk together. The more you drink, the better we sound. Kata na lumaki sa Beijing. So this song is made in China. Half of it made in China. So ang original nito eh Mandarin. Wikang Mandarin. Pero hindi ko kayang wika. I can fake it. Marunong ka mag-Mandarin? Kapatid mo pa si Alice Go? Go, go! Go, Alice Go! Pamagat ko nito ay dumaan ako. Dumaan ako. Dumaan sa Indonesia. Alis ko. Obseso kay Alis ko eh. Sipin mo, naging mayor, hindi Pinoy. Grabe! Something is wrong. Bagay ako, i-check din naman ako eh. 25%. Gabi. Maaari
sa akin. Walang lusot. Nakakita na ba kayo ng Earth Nature Spirit? Nature Spirit. Tignan niyo yung katabi niyo. Check. Check, check. Ang inspirasyon nitong awit ito ay Mount Banahaw. Yan ang healthy ecosystem na pinakamalapit sa Maynila. Yan, Mount Banahaw. Madaming kwento dyan. May kwento dyan na may isang binatidyo daw pumunta sa waterfall. Tapos nakatitig siya sa tubig. Tapos nakarinig siya ng ay, gumaganon. Eh naniniwala siya sa mga diwata. Sabi niya ngayon, wala lang pong bulatan. Sabi niya ganun. So wala yung boses. Isang araw, nasa SM siya naglalakad. Narinig niya yung pagtingin niya sa likod niya, may babaeng maliit nakatingin sa kanya, nakangiti. Sabi ng babae, o yan na, hindi kita ginulat. Cheers. Mas grabe yung nangyari sa akin nung akit ako ng mga banahaw. Bili ako ng sapatos, hiking shoes. Yung aking relo, walang baterya. So pumunta ako sa watch section. Dala ko yung bagong sapatos, nakabibdala pa akong backpack. So yung tindera, medyo tisay, light brown ang buhok, may freckles. Unusual, may freckles. Chubby, maliit. Mountain climber kayo, sir? Sabi ko, saan kayo akit? Banahaw. Ang sasalubong sa inyo, pinsan ko. Habing ganun. Ang sasalubong sa iyo, pinsan ko. So tinanong ko yung pangalan. Ano yung pangalan? Sinabihan ako ng apelyedo. So nung kita ko Banahaw, after 4-5 days, pababa na, tinanong ko yung mga guide, kilala nyo itong pangalan na to? Kasi wala akong na-meet eh. Kilala nyo ito? Lahat tumingin sa akin. Kami lahat. Yun pala ang middle name nilang lahat. Isang angkan pala sila. So, pumunta ako ng SM after that, the next week. Pumunta ako SM, parang ang sabihan ng babae na totoo sinabi mo, ang sumalubong sa akin, pinsan mo. Pumunta ako ng watch section, wala. Hindi ko baka nagpapahinga. Sinapitan na ako ng supervisor, sir, can I help you, sir? I'm looking for your sales clerk ninyo. Nga 3 weeks ago, maputi, diniscribe ko, may freckles. Ha? Wala ko kaming ganyang empleyado. Kapag narinig niya yung... Tabi po, tabi po, palabiro. Sasagot po kayo ng mapaglarong engkanto. Alam nyo na pala eh. Tabi po! Naglakad ako sa daang putikan. Sa sobrang gulas ay napilitang magyapak. Hinubag ko ang bagong sapatos ko. Inali sa aking backpack. Bumapang paakyat sa putikang pato. At nakarating sa palikat ang bundok. Naglakad paloob sa makapal na kahuyan. Nakarating sa daang mata mo. Nang sapatos ko'y susuot na sana. Tangan na lamang ang natitira. Kung saan naman nakarating ang kaliwat. Binalik balik ay hindi pa rin makita. Ano ngayon ang gagawin ko? Isa na lamang ang sapatos ko. Ito na po yung sinasabi nila. Pinaglaruan. Tabi po, palabiro. Tabi po, palabiro.
ay nakarating sa buong tilugan. Takip silim na inabutan ang antok, dala ng pagod at ilim. Ang hihigan ko'y nilapag na nang ang mga mata ko ay pumipikit-pikit. Biglang nagliwanag ang langit, ako'y tumingala at nakita ko di mabilang na bituin ng gigising. Sangkorong uliklik nag-awitan, bigla sa pangkat ng palakay nagkukukakukakan. Mga dahon at sangay nagpalakpakan, paano matutulog niya? Sa calculus. Sa awa ng Diyos, nakatulog din ako. Dikit sa lupa't himbing na himbing. At ang una ko nakita sa pagdilat sa umagay, sampari sa sapatos. Kamukha nung ako, umangon ako. Tinignan ang sapatos, walang natutatuta na sa akin na ito. Kung paano na po, di ko po alam. Doon na nga siguro yung pinaglaruan. Pinuma ko sa ilo. Ayun pala ay kalabaw, pinanaman na ang pababa. Ngunit lalo ako nawala. Happy Marshall Law Anniversary! Happy, eh, no? Nung dineclare ang Marshall Law, ako ay 4th year high school. Ang feeling talaga namin, end of the world. Doon ako natuto uminom ng marami. Uminom ako dati, pero nung Marshall Law, parang end of the world. Parang, ha? Nag-aaral ka, bigla na lang wala. Walang klase, walang graduation. Parang pandemic. Without the germs. Pandemic without the germs. So, karamihan siguro sa inyo, ano na, no? Marshall Law baby na ika nga, no? Sinilang kayo mga 1980s na. Kaedad ng anak ko. No, 80s ka na, no? 70s? Kapati, eh. Anong year ka pinanganak? 80s, no? 80s ka rin, diba? Pinakabata sa amin si Joe. Turuan sila 20. Sinong 24 sa inyo? Ito, ano? 24. One-third sa edad ko, itong mga batang to. So,
So ito, susunod na namin tayo pinamagatang 1896. Kwento ito nung mga nangyari nung taon na yon, the start of the Philippine Revolution, 1896. Panahon na
BBM. E flat minor ba? BBM. Borita na BBM. BBM, ha? E flat minor. So, ito yung BBM. Ayan, ayan. Ayan. Tapati, mga kaibigan. Tapati! Yan Bagay Cruz. Bagay! Descendant of the literati of Bulacan. Ha? Mga makata ang ninuno ni Bagay Cruz. Joe Apilado. Meron, meron siya mga ibang banda. Pawikan, Talahi, Bermuda Grass. Tapati, marami ring banda, pero ako yata ang paborito. Eh. Kaunlaran at kabutihan.
ang kanilang sabila. Subalit ang lumilitaw ay isang panggalasa. Kita ulit. So. Itong awit ito ay pinanganak nung right after Marcia Do. Kasi mas, sa Davao kasi, mas violente yung right after Marcia Do. Yung naglilinis. Mopping up operation siguro yan. Mas violente yung urban conflict. So itong awit na ito ay, ito yung pangontra ko sa paranoia na umaabot na sa panaginip yung mga ambush, grenade, mga ganyan. Maliliit pa yung mga anak ko nun. So, yung kabal ng ama na mga maintenance flight ng helicopter, baka may biglang magpaputok dyan, yung mga ganun. No? Hindi mo talaga ma-predict. So, pamagat po nito, lumiyab ka. Allow your fire, allow your light to shine forth. Ganda kasi yung mga kandila. So, lumiyab ka, liwanag mo ay itiba. Sa dulo
ulo ng kawayan. Pinapasok sinustunog ang kamay ng hanimlan. Tularan natin to sa panahon ng kagipitan. Tibayan ang loob ng tagumpay ay makamtan. Lumiyap ka, lumiyap ka, liwanag ko ay iba. Lumiyap ka, lumiyap ka, liwanag ko ay iba. Lumiyap ka, lumiyap ka, liwanag ko ay iba. Lumiyap ka, lumiyap ka, liwanag ko ay iba.